So, muli, magandang umaga po sa lahat. Sabi mo sa katabi mo, maganda ka pa sa umaga. Huwag na kayo magpulahan, yung totoo lang. Magpulahan pa tayo. Amen. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, kung ikaw ay talaga nagmamahal sa Panginoon, I believe that you experience the great love of God. Amen. Habang tayo'y dumadaan sa mga pagsubok ng buhay natin, kasama natin si Lord. Ako kasama ko si Lord, ewan ko lang sa'yo. Kasi doon tayo nagkakatalo minsan eh. Nagpupunta tayo sa church, kasama natin mga Kristiyano, kasama natin mga nanampalataya, but the end of the day, makikita natin, pag dumating na yung struggle, makikita mo na kung sino totoo at hindi Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, malalaman mo yan kapag dating ng yugyugan. Sabi mo sa katayin mo, yugyugan. Yung ililiglig ka ng Lord, uugain ka ng Panginoon, lilindulin ka ng Diyos. At doon makikita kung ikaw ay totoong mananampalataya. That no matter what happened, susunod ka sa Panginoon. Dito sa church kasi ang lagi ko rito pamantayan, testing agad. Kasi dito ang hanap ko, hindi member. Hindi, correction po, hindi po kami naghahanap ng member sa simbahan ito. Naghahanap po kami disciple. Gustong-gusto ko rin sa simbahan na ito yung umaalis, tapos bumabalik. Bakit? Na-disciple yan. Nauntog na. Kaya sulag, nung bumalik, dati nung umalis, gwapo. Nung bumalik, pangit na. Nauntog eh. Na sobrang untog na maga ang mukha. Wala sa itsura ang magiging disciple. What's the difference between the two, member and disciple? Ang member, may kontrata. Ang mga disciple, ako, walang kontrata yan. Ang mga member, pag hindi mo nasuwentuhan, lalayasan ka. Bakit? Member lang eh. Ang disciple, hindi yan. Patay kung patay yan. May sweldo o wala, maglilingkod yan. Iba na nanatili, pero totoo, hindi naman talaga disciple. Madaling makilala ang hindi disciple. Ang mga disciple, when you read the Bible, lalo sa mga disciple ni Jesus, first meeting pa lang nila, unang pagkikita, testing agad. Ako, ayoko talaga sabihin ito, kagaya niyan. Binastid ka lang, lumayas ka, pangkira ka naman. Ano tingin mo sa simbahan? Barter. Ligaw-ligaw ka, tapos hindi ka pa lahat ang mabaste. Pambira. Tapos ang damong ipagbalik si Lord sa ngalan ng pag-ibig at sa ngalan ng babae at sa ngalan ng lalaki. Tip mo, ha? Pero gusto ko yan. Kasi bakit? Ayoko magtagal tayo magsama. Mapapagod ako sa'yo, tapos ganyan ka lang pala, member ka lang pala. Sabi mo sa akin, ayoko kitang kasama pag member ka lang. Sabi ko, kausapin mo! Ayaw kitang kasama ng mahabang panahon na member ka lang. Gusto ko mahaba tayo magsasama pero disciple ka. Yun ang gusto ko makasama. Bakit? Ang mga disciple, ang utak niyan, galante. Hindi yan kuripot. Hindi yan kuripot. Sabi ng ibang, ay, oo nga. Napansin ko yan sa mga disciple. Galante, hindi mga kuripot. Ang bira na piso na magpapatayan. Magpapatayan yan. Dahil sa 5 piso, sinaksak ng driver, patay. Bakit, sister? Nakipag-away sa piso, hindi binalik yung sukli niya ng driver. Inaway niya yung driver, sinaksak siya, patay. Mahalagang piso na matay ka. Mabira ka naman, ang cheap naman ang buhay. I just want to remind everybody, it is a wake-up call to open your mind. Hello? Na ang paglilingkod sa Panginoon, di laro. Pare, nagkamali ka ng pinuntahan, hindi to playground. Simbahan to. Tsaka huwag ka mag-trip. Adik ka ba? Bakit ka ganyan? Trip ko lang. Ano to? Ano to simbahan? Pag-session? Ano sa katabi mo? Hindi trip ang paglilingkod. Hindi trip ang pagmamahal sa Diyos. Kung ito sinasabi kasi gusto ko magpatama ng tao. No. Gusto ko i-correct yung bawat isa. Hindi po yan ang purpose ko. Ang purpose ko is to remind everybody na nandito pa ngayon. Bakit? Kung gagawin mo to, magdadalawang isip ka muna. Don't do that, please. I urge you, brothers and sisters. Sa bagay naman, sabi nga ng Bible, sa disciple daw, may Judas. Pero hindi ko po pinaproblema ang Judas. Bakit? Ang Judas, kung saan nagpapakamatayan. Kaya yung peking disciple, mamamatay ka rin. Hindi kita dapat problemahin. Naku, ang ibig ko sabihin. Asa na siya doon? Nagbinti na, patay na, wala na. I say this because gusto ko, yung bawat gagawin nating paglilingkod is a genuine service. Is hindi pwede ng baso, totoong diamante.
a pure gold. Purong ginto na hindi basta laging ginto lang, kundi itinaan sa apoy upang kuminang, upang lumabas ang ganda ng gintong ito. And every problem and struggle in our lives, that is the part of our process. Pag mo tingnan yung mistake ng ating mga weaknesses, bagkos tingnan natin yung ating kalakasan. Natuwan-tuwa ako doon sa demonstration ng isang sample ni Kuya Kenneth na puno. Dapat doon tayo mga Kristiyano puno. And habang pinakikinggan ko, alam nyo kung ano yun? Yung pagtanggal daw ng mga branches natin. Kaya daw tinatanggal ng Lord yun pag yung puno ka nababali kasi may mga bulok na at inaanay na, at kung hindi tatanggalin ni Lord, pwedeng ikaw rin ay bilang puno kainin ka ng anay. Tama ba? Pero isang pumasok sa isip ko doon, that the Lord speak to me, part of process. Kahit hindi bulok na sanga, inatanggal ng Lord kahit sariwang sanga. Bakit? Parte ng proseso ng buhay yon. At habang tumataas ka, dumadami ang sanga. Kaya nga ang tawag dyan sa English, pruning eh. Pruning, yung pinuputulang ka ni Lord, oy, hindi magandang ugali mo, pruning, pak. Oy, hindi magandang attitude mo, pruning, pak. Kaso nga lang yung mga Kristiyano, hindi na natuto, kaka-pruning, ano nangyari, praning. Dapat ka, habang pinupruning ka ng Lord, habang tinatabasan ka ng Panginoon, natututo ka. Baka yung mga pinupruning ng Lord, mga member lang, hindi talaga disciple. Kasi yung mga disciple, pag pinupruning mo yan, natututo yan. Ito pa pala isa. Ang mga member, umiinom pa ng alak yan. Ang mga disciple, hindi na po nainom. Wake up call to. Member pa rin pala ako. Yes! Member ka pa rin. Ang disciple kasi, willing to die for other people. Ay, walang nablahay. Tira lahang. See? Bakit? Disciple eh. May shota? Oh, break muna tayo. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Baka sumabit. Pero pag member, hindi. Alis na ako sa church. Bakit? Ayoko hiwalay yung shota ko. Tao yan eh. Bisa na nga lang nakatao eh. Ikaw pa ang samantalahin. Grab the opportunity. Kasi ang mga disciple, pag nakinig ng word of God yan, diretso sa puso, hindi diretso sa utak. Paano yung pastor? Ang mga disciple, pag nakinig yan, word of God, diretso sa puso yan, ninanamnam yan, kinitresyo yan. Ang mga member, ganito yan, diretso sa utak. Kasabihin niya, ako, parang hindi naman yata tama yun. Parang conflict sa lifestyle ko. Sabi ng Bible, mag-inom. Nakita ko may alak sa Bible. Nabasa ko eh. Nag-inom ba? Oo, si Pablo, uminom, nakita ko eh. Amen! Amen? Naglasing ba? Ayun lang, hindi. Maling interpretasyon ka. Sabi, uminom. At saka may purpose yun. Kung baka sa amin dito, kape. Para uminitan siya natin kasi nilalamig. Malamig ang panahon. Nilalamig. Sa lugar kasi nila Pablo, malamig ang panahon. Paggabi doon, sobrang lamig. So kailangan nilang pampaano ng tiyan para makalma ang kanilang mga sigmura. So kailangan nilang uminom ng shot. Ang sabi, uminom, hindi maglaseng. Iba yun. Ano ka ba? Sabi mo sa katabi mo, sana disciple ka. Sabi ni Jesus, my sheep knows my voice. Eh ngayon, natindin. Disciple lang ako! Kaya pala, dahil mo simbahan. Every six months, nagpapalit ka ng simbahan. Nagpapalit ka ng pastor. O, di ba? Tapos sabi mo, disciple ka. Hindi ka disciple, member ka lang. Utak member. Ang mga utak na disciple, ano yan? Faithful. Nasasaktan na yan. Hindi! Mahal ko ang pastor ko. Mahal ko ang simba. Hindi ko lang kaya, pastor. Gusto ko lang bumili. Hindi, mahal ko ang church ko. Mahal ko ang ministry ko. Until the end of my life, mahal ko ang simbahan. Pero kung doon, hindi, mahal sa simbahan, pero mahal ko ang simbahan namin. Eh, naman ang disciple. Abira, kasi ka lang ng aircon, pinagbalik mo na yung church natin mainit. Tapos sasabihin mo, disciple ka. I'm a disciple. Isa lang si Jesus eh, pero ang dami mong Jesus sa buhay. Ang dami mong pastor, ang dami mong simbahan, ang dami mong set leader. Oh, di ba? Did you get my point? Amen? Amen? Ang pamilya ko, hindi mo laro, ha? There's a big difference between the two. Disciple and member. Acts 11. Heart with a purpose. Maraming tao sa mundo, mag-isa simbahan at labas ng simbahan, kapag ang puso nila, hindi nila alam ang purpose. Delikado. Ang nangyayari po, naliligaw. Sabi mo sa tabi mo, naliligaw. Ito ang mga taong walwal. Taong walwal, walang wala. Walang isip, walang pakiramdam, manhit, walang diskarte, walang pake, walang puso, walang damdamin. Bakit? Maybe, yung kanilang heart ay walang purpose.
Alam mo ba kung ano talaga ang purpose kung bakit ka nabubuhay sa mundong to? Ang ating buhay, nung tayo niligtas ng Panginoon, binigyan niya tayo ng bagong puso. Sinaniniwala ron. That's the big difference between the member and disciple. Ang disciple, nung mula na nakakilala sa Panginoon, binigyan ng bagong puso yan. Pero pag ikaw member ka lang, wala kang bagong puso. Ikaw ay nabubuhay, ikaw ay humihinga, ang puso mo'y tumitibok pa rin sa kanan ng iyong sarili pa rin, not sa Panginoon. Pinipigil ang tumibok ang puso. Tignan mo pa kayo. God gave us a brand new heart. What kind of heart? Ang meron na yan, ang bagay na yan, a heart for God. Sabi naman ng iba, Pastor, makasalanan ba siya ko? Dami mong kasalanan. O bakit? Sino bang walang kasalanan dito? Habang nasa mundo tayo makasalanan, hindi din natatapos ang kasalanan sa buhay ng bawat tao, maging Kristiyano man o hindi. Pero ang advantage lang natin mananampalataya, habang tayo nagkakasala pa rin because nandito tayo sa mundo makasalanan, nandun yung pagkukorek ng Lord, nandun yung conviction, nandun yung longingness na ano, Lord, help me, longingness, Lord, baguhin mo ako, Lord. Baguhin mo ang buhay ko, baguhin mo ang isip ko, baguhin mo ang puso ko. Pero pag ikaw, hindi ka mananampalataya, hindi unbeliever ka, wala kang ganong longingness. Hindi ka mag-aasam-asam ng ganon. Okay na ako sa ganito. Okay na ako sa ganitong buhay. Isinilang akong ganito, mamamatay na akong ganito. Pero pag disciple, hindi ganyan. Ang disciple, ang puso niya ang titibok para lamang sa Panginoon. A heart to please God. Alam mo, gusto ko yung tao ng prayer ganito. Lord, gustong-gusto kong sa lahat ng gagawin ko, napapangiti kita. Every time we please God, the blessing will come. Every time we please the Lord, the blessing will flow. Every time we please God, blessing will overtake you. A heart to serve God. Pag yung puso mo, hindi yan para sa Lord, huwag ka nang umasa mapiplease si Lord sa buhay mo. Ang paglilingkod mo, di kontrata. After 6 months, whether you like it or not, finish contract ka na. Limited yung service mo sa Panginoon. Yung purpose ng puso natin dapat ganito. You need to be committed to Christ. Sabi ng iba, Lord, mabubuhay ako sa kalooban mo. Let your will be done in my life. Parang ako narinig na rin ang prayer. Hindi nagpipray ng ganyan. O, ingat ka. Baka di mo kaya panindigan yan. Lord, let your will be done in my life. Not my will, but your will. Oh, talaga? Kung ganyan ang puso mo, you accept who you are. Ang matindi nito, sarili mo na, hindi mo ba accept? Hello, Pastor! Ayoko na! Suko na ako! Mahina ako! O bakit? May bago ba ron? Nagulat ka? Sarili mo yan! Matagal ka na mahina! Ngayon mo lang alam na mahina ka? Na bokmaro ka? Matagal ka na mahina, alam mo yan! Na ang kalakasan lang natin si Lord! Iniwan ako! Pinagpalit ako sa iba, Pastor! Ayoko nang mabuhay! Ayoko nang maglikod! Wala akong pera! Hey! Remember? Your heart is committed to Christ. Accept who we are and what we are. Give it back to God. Lahat! Sabi ko, natutuwa ko sa message kasi magsisynchronize sa message ngayon. Amen po ba? Bumutin na lagi kahinaan mo. Dahil sa kahinaan mo yan, yan ang kalakasan mo. Diyan ka palalakasin ni Lord. Paano na kung lahat tayo malakas? Ano na si Lord sa buhay natin? Mahina. Kung lahat tayo mahina, ano si Lord sa buhay natin? Siya lang ang malakas. Wala ng iba. O, ano ang inaapilan mo? Ba't nag-inarte ka pa? Eh kaya kasiguro nasasaktan. And the reason why you entertain na nasasaktan ka, kasi nga, you're not committed to Christ. Maybe you're committed to sa kay sister, kay brother, o kung alino ba bang Poncio Pilato na ikaw ay committed. Mali ang pagkukomit mo ng buhay, kapatid. Kaya nga sabi ko lagi, kaya hanggang ngayon, natutuwa ako dahil may na-compose, nandun yung lagi kong binagamit na huwag mong piliting biyakin yung dagat ng buhay mo kasi hindi mo kayang biyakin yan. Yung uso mo, pwede mong biyakin, pero yung dagat ng buhay mo, hindi pwede. Sabi ni Moses sa mga Israelite, fear not, huwag kayong matakot. God is with us. He never leave us, nor forsake us. Fear not. Huwag mong gawin yung trabaho ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang mag-ala Diyos. Pag ikaw committed ka kay Lord, yung problema mo, si Lord na mamamoblema. Ilang beses ko ba sabihin sa inyo na ang Diyos, hindi siya talaga kikilos kung kilos ka ng kilos.
Do your part and God will do the rest for you.